Sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si Richard Molina o Richard Molina Fishing. At sa araw po na ito, mga kababayan, ay pag-uusapan po natin yung tungkol po sa Navionics application, mga kababayan. At sa araw na ito, mga kababayan, ay ituturo ko po sa inyo kung paano po i-set up ang inyong Navionics maps para sa ganun ay mas magamit niyo po ng mas maayos at mas magamit niyo po talaga yung features ng Navionics application, mga kababayan. Pero bago yan, mga kababayan, ay gusto ko lang magpasalamat kay Don Isaga o ba Big Was Anglers Apparel sa pagpapadala po sa akin ng napakagandang t-shirt. Fish on Big Was Anglers Apparel, no? So this is locally made in the Philippines, no? So mga kababayan, bumili po kayo ng mga made in the Philippines, locally made, para sa ganun makatulong po tayo sa ekonomiya ng Pilipinas, mga kababayan. No? So, napakagandang t-shirt. Sakto-sakto sa akin. This one is large. No? Made by Don Isaga o Big Was Anglers Apparel. Mga kababayan, may print sa likod. Mapakita ko sa inyo. Upo na lang ako, no? Astig, mga kababayan, di ba? Astig. Ang ganda ng design sa likod, di ba? Parang angas. So yan po ay bigay ni Don Isaga of Big Was Anglers Apparel, mga kababayan. So kung gusto niyo pong maka-avail ng ganitong shirt, no, mga kababayan, ay nandyan po sa description yung kanyang detail, yung kanyang number, para sa ganun makontakt niyo po si Don Isaga o Big Was Anglers Apparel, mga kababayan. Ganda? Ganda? Para talaga sa mga anglers to. Okay! So, ituloy na po natin, mga kababayan, ang pag-uusap tungkol po doon sa Navionics application. Pero bago ako magsimula, mga kababayan, sagutin ko muna yung ilang katanungan tungkol po sa Navionics application na pinost ko po nung nakaraang mga buwan na ba? Medyo matagal-tagal na yun eh, no? So, ang isang popular na tanong, mga kababayan, ay kung magagamit daw po ba ang Navionics application pagka wala pong signal, pagka wala pong load, ang tanong nila, pwede po daw po bang gamitin? Ang sagot, mga kababayan, yes, pwedeng-pwede nyong gamitin kahit walang signal, offline, pwede, walang load kayo, pwede. So, nagpa-function po ito kahit wala po kayong data or wala po kayong signal. Makaka-uwi po kayo ng maayos sa inyong bahay kahit na masama ang panahon, magagamit nyo po, mga kababayan. Then, ang isa pang tanong, mga kababayan, ay kung may expiration daw po ba ang Navionics application. Yes, mga kababayan, every year, mga kababayan, ay mag-renew po kayo ng inyong subscription. Yun nga lang, ang kagandahan doon, mga kababayan, ay kalahati na lang doon kung magkano nyo binili yung Navionics application. So kung halimbawa, nabili nyo ng 1,450, ay nasa 600 pesos na lang yun, 700 pesos na lang yung renewal ng inyong pong subscription. So, napakaganda, ano, mga kababayan. Nagagamit nyo ng maayos, napapakinabangan nyo yung inyong Navionics application, mga kababayan, malaking bagay yun. No? So, itutuloy na po natin ang ating pag-uusap tungkol po doon sa Navionics application. At ngayon nga, mga kababayan, ituturo po sa inyo kung paano po mag-set up ng Navionics application, yung maps po niya, mga kababayan, para sa ganun magamit nyo ng maayos at mas interesting yung interface ng inyong mga maps. Okay? So, punta po kayo sa inyong cellphone
display screen, then alright, so makikita nyo po ang Navionics apps icon logo dyan po sa inyong display screen, then tap nyo po, pop, ganun. Okay, so magbubukas po yan, loading na mga kababayan. Alright, medyo matagal-tagal yung loading eh. Kargado tong cellphone ko eh. Dami na nang nakaload ng mga videos. Hindi skandal mga kababayan, videos lang. Dito po kasi ako nag-edit mga kababayan ng aking mga videos. Kaya kargado to lagi ng mga videos. Hindi pa ako nag-edit sa laptop. Kasi mas maganda dito sa cellphone. Lagi kong dala to. So anywhere, anytime, pwede po ako mag-edit ng aking mga videos. Alright, so eto na mga kababayan, ano? Nandito na po ang ating Navionics application. Okay? Dun sa lower portion po ng inyong Navionics maps, mga kababayan, ay may makikita po kayo dun, route, start, tsaka menu. Okay? So, pindutin po natin yung menu para sa ganun, ma-set up natin ng maayos ang inyong Navionics maps. Pindutin po natin, pack, ganun. Okay, so lumabas na po yung menu dun po sa inyong mga display screen ng inyong cellphone. Okay, nakalagay po dito, Richard Molina. So, ako po ay nag-create po ako ng account sa Navionics para anytime, pwede po akong padala ng notification pagka may mga bagong update sa maps. Ano po? May mga bagong information na ipapadala sa akin si Navionics. No, kayo din po mga kababayan, pwede kayong mag-create ng account kay Navionics para sa ganun anytime makatanggap kayo ng notification pag may mga updates po sa map. Kasi from time to time, nag-a-update po si Navionics ng maps. Sa ganun, magamit din po ng maayos yung mga mapa nyo. Then, sa baba po ay trucks. No? Ibig sabihin, ito yung mga nakaraang mga biyahe. Okay? Routes. Ito yung routes. Ito yung from this point to your spot. Kung nirecord nyo po yun mga kababayan, ay nakarehistro na po dito sa inyong Navionics maps. At pwede nyo pong balikan, pwede nyo ulit-ulitin. Sa akin, ang dami ko ng routes dyan. Yan. Grabe. Ang dami na. So, anytime, pwede kong balikan yan, yung mga maps na yan. Balik tayo. Then, marker. Anytime, pwede kayong mag-mark. Halimbawa, nag-jig kayo, mga kababayan. Tapos, bigla kayong kinagatan. Pak! Madali po kayong mag-mark spot kung saan kayo kinagatan ng isda. Okay? So, charts and upgrades. Si Navionics po ay may mga upgrades, may mga charts. Pwede po kayong mag-avail niyan. Okay? Download maps. Update maps. Okay? Magagawa niya na po yan pagka naka-online po kayo. Sa akin po, naka-offline ako ngayon kaya hindi ko magagawa. Delete maps, pwede rin po kayo mag-delete kung ayaw na, sawa-sawa na ako kay Navionics eh. Di-delete ko na lang. No? So, pwede ko isang pindot lang, delete na si Navionics. At, ang isang napakaganda doon mga kababayan, pwede nyo uling restore yung purchase nyo mga kababayan. Magda-download ulit kayo ng Navionics apps, wala na pong bayad. Okay? So, approve, napakaganda mga kababayan. Then, weather and tides, naandyan din, pwede kayo dyan. Paired devices, kung may mga devices kayo pwede i-paired. Okay? Settings. Then, pwede po kayo mag-send ng feedback kay Navionics. Pero dito po tayo sa map option mga kababayan. Pindutin po natin ang map option. Pop! Okay, map option. Unang lumabas is chart layers. Pwede yung nautical chart or pwede pong sonar chart. Ang pinili ko po ay sonar chart mga kababayan. Kasi yung sonar chart ay ito po ang dito po nyo po makikita yung contour, yung linya, yung contour ng dagat sa ilalim. Ano po? Then overlays, ang pinili ko po ay relief shading. Para sa ganun pwede ako mag-shade. Alam nyo, makikita nyo mamaya mga kabayan paano mag-shade. Okay, orientation. Nandito mga kabayan, ito yung
bearing nyo mga kababayan. Pagka ginagamit nyo kasi sinabi yun, mga kababayan, may araw dyan, pula, no? So ang aking pinili ay north up. Then download maps, pwede kayo mag-download ng maps anytime. Update maps, pwede po kayo mag-update ng maps pag may mga updates. Then easy view, pag inon nyo po yan, mamagnify yung mga icons, no? Pero hindi ko na inon yan kasi hindi naman importante. AIS settings, hindi na ako interesado dyan, so hindi ko na pinakialaman yan. Solar chart light, naka-on lang lagi sa akin yan. Water level correction, naka-on lang lagi sa akin yan. Solar chart light settings, hindi ko na rin pinapakialaman yan, mga kababayan. Dito tayo, mga kababayan. Dito sa water level. So, water level, kailangan nasa zero lang lagi. Hindi negative, hindi positive. Isipin, yung level ng dagat is nasa zero. Di ba, pagka may mga pag high tide, di ba? Makilagay doon, 2 meters high tide, di ba? Di ka, pagka may low tide, negative 1 meter, di ba? So, kailangan nasa zero lang lagi. Yan, mga kababayan. Then, shallow area, zero lang din ang nilagay ko. Then, depth shading, mga kababayan, ang nakalagay ko is 10 meters. So, kung mapapansin nyo, mga kababayan, yan sa aking Navionics, may nakashade na blue. Okay? So, 10 meters yan. Okay, balik tayo. Doon sa ating maps. Alright, dito na tayo sa deep contours. Deep contours, mga kababayan, iset nyo po ng all. Okay? All. Hindi lang, pwede kasi dito, 17 meters, pwede kasi dito, 15 meters. Iset nyo po ng all. Okay? Sana all. Okay? So, dito na po tayo, mga kababayan, sa fishing ranges. Okay? So, i-on po natin yan. Pak! Galon! So, may lumabas na po ng mga kulay-kulay. Okay? May red, may orange, may turquoise, may blue, may violet, tsaka may ano ba to? Pink? No? Okay. So, mag-create na po tayo ngayon, mga kababayan, ng fishing ranges. Okay? Papakita po sa inyo mamaya kung ano yung mga fishing ranges na yan. Fishing ranges. Okay. Tayo. 0 to 10. Ito yung mga sure casting spot eh. Okay. Tapos itong isa. 10 to 20. Ito yung mga trolling zone. 10 to 20 meters. Ito yung trolling zone, mga kababayan. Okay yan? Then isa pa. Edit natin. 50. Oh, 50. Tapos 20. Oh, okay, 20. Oh, ba't namali? Alright, 20 to 50 meters, mga kababayan. Ang gagawin po natin kulay ay teka lang. Violet. Okay, violet. Ticoroles na. Alright. Last shade na gagawin natin mga kababayan ay from 50 meters. Ito na yung jigging zone mga kababayan. 50 meters to 100 meters up to above. Up to 200 meters. Up to 300 meters. Yan ang mga jigging zone. Alright? So, andito na mga kababayan. Ang ating pong last shade na gagawin, ang ilalagay po natin ay orange. Okay? So, makikita nyo mga kababayan, pag tinignan natin yung maps natin, may mga layer of shades na ng colors, ng everything, ng di colores na. Okay? So, ang solar chart density natin, mga kababayan,
iset po natin ng very high, okay? Para makita natin yung mga deep contours, okay? Seabed areas, ilagay po natin para makita natin kung mud, kung coral, kung obstruction, yan. Community edits, i-on lang po natin yan, pwede kayo mag-edits anytime. Active captain community, hindi ko na rin pinapakiraman yan, basta in-on ko lang yan. Alright, so that's it, okay? Tingnan na po natin yung maps natin, mga kababayan, kung ano po ang itsura, right? Boom! Di ba, mga kababayan, ang ganda na ng ating maps? Okay. Okay. Pagkalami, uy! Yan! So, makikita nyo dito, mga kababayan, itong blue, yan. Ito po ang 0 to 10 meters natin. Tapos, yung green, yan po ang ating meters to 20 meters. Tapos yung ating pong violet, ayan po ang ating 20 meters to 50 meters. Tapos yung ating pong orange na shade, ayan po ang ating 50 meters to 100 meters. No? So, napakaganda tingnan mga kababayan ang ating pong mapa. So, makikita nyo na po ang inyong trolling zone, ang inyong shore casting zone, ang inyong pong jigging zone, ang inyong pong light jigging zone. Okay? So, napakaganda. Yan po ang kagandahan ng Navionics application. Yung interface niya, grabe. Ma-amaze ka. Okay? So, mga kababayan, yan po ang ating part 2 ng ating Navionics application tutorial series. Ano po? So, bago po ako magwakas, mga kababayan, bago po ako magpaalam, ay gusto ko lang po batiin, i-greet, say hello. Gusto ko lang po batiin mga kababayan, ang ating mga kababayan na laging nakaabang po sa ating YouTube channel, sa ating po mga YouTube video. Gusto kong batiin mga kababayan si Angels from Maribuhok. Sila po ang tinatawag na Maribuhokers from Bohol. Yan, grabe ha, Maribuhokers. Talagang nakakahanap tayo ng mga word eh, no? Tapos shoutout din sa Boholano Jigger TV. Shoutout din kay Joel Pelayo. Shoutout din kay Ray Alawan of Cebu City. Shoutout din kay Albert Viajero of Alcantara Romblon. Kababayan ko to, si Albert Viajero. Shoutout din kay Rogel Tagaro. Then shoutout po sa Camiguin Anglers Club. Greetings from Chris Nilas. Shoutout sa inyong lahat dyan sa Camiguin Anglers Club. Lagi daw po silang nanonood ng aking mga video. Maraming maraming salamat Camiguin Anglers Club sa inyong walang sawang suporta at panunood. At last but not least, shoutout po sa Kabiwas Philippines. So, shoutout sa'yo bro. Power ka. Sana lumaki ang channel mo. At huwag po natin kalimutan mga kababayan, panoorin po ang mga video ng ating po mga kababayan na angler na mahilig po sa fishing. Lalo po na yung mga newbie, lalo na yung mga nagsisimula. Panoorin niyo po mga kababayan kasi sila yung mga genuine. Ngayon, mga genuine ang mga galaw. Ano, yung wala pang talagang mga pak! Fish on! Power. Ayun sa mga kababayan, power po sa inyong lahat. Bye-bye po. Hanggang sa muli, part 2, part 3 na. Part 3, pag-uusapan po natin ang tungkol sa Navionics application kung paano maghanap ng fishing spot. Ano po? So yan, mga kababayan, ang abangan nyo kung paano maghanap ng spot sa Navionics maps. Yan. Power po sa inyong lahat, mga kababayan. Bye-bye po. Bye-bye! Mwah. Bye-bye! Ingat ka dyan! Maraming patinggan!